Hey guys! Welcome to my YouTube channel! In today's episode, ipapakita ko po sa inyong lahat kung paano ako mag-prepare for the new normal taping. Dahil magbabalik taping na po ang love of my life. Magre-resume na po kaming mag-taping very soon and we are going to be on a one-month lock-in taping out of town. Medyo marami-raming ways to prepare for it bilang nakaka 6 months na since huli naming iniwan ang love of my life. So para sa inyong mga nagtatanong at naghihintay na at curious na kung ano nang mangyayari, and gagawin po namin yung best namin na tapusin na rin po yung show nang maganda pa din, of course, for all of you. Minamabuti lang po ng GMA na nakalatag po ng maayos at klaro ang lahat ng guidelines, bagong protocols po for taping in the new normal. So, in this episode, ipapakita ko sa inyo kung ano ba yung mga ginagawa ko in preparation for balik taping. Kasi sinabihan kami around, I think that was end of August, kung kailan kami magbabalik taping, kung ano-ano yung mga pagbabago, ano-ano yung mga mangyayari. So definitely maraming changes, maraming adjustments na kailangan gawin. Pero this is of course GMA's way of ensuring na magiging safe at maayos ang lahat. But at the same time, maganda pa din yung mga mapapanood ninyong episode. So, makikita nyo dito sa episode na to kung ano ba yung mga ginagawa ko ngayong I have more or less about a month and a half. Hey guys! Today, I am on my way to the IV clinic. So, this is one way to prepare for back to work or back to taping. Of course, you know, hanggat kaya at may time, you know, to get facials and laser treatments done already. So, this is gonna be my second trip to the IV clinic. Para na rin mag-lose ng kakaunting weight. Hey guys, I'm at the IV clinic again today. I am going to have the IV vixen done on my tummy and my arms para tumulong naman sa slimming. So, also in preparation for back to work, back to taping. So, IV vixen tayo today. Thank you.
So, dito sa room ng brother ko, sa third floor ng house ko, basically, naka-store. Well, para ko na rin siyang extended closet. Maliit lang po kasi talaga yung aking walk-in closet. It's not even a walk-in closet talaga. And kapag ganitong may teleserye ako, nagtatabi talaga ako ng clothes for my character based on dun sa pinaka parang character study dun sa ipipresent nila during the story con. But anyway, that was over a year ago. So, just to show you guys yung mga damit for Adele na mga nakatabi na, nandito pa rin naman sila. So, we'll just make sure na before we resume taping for Love of My Life, malalabhan itong mga ito para malinis. And of course, pa-planchay na lang para at least pagdating sa location, pag naka-lock-in na kami for taping, ano na lang siguro, isi-steam na lang or konting plancha pa, and then ready to wear na. So, anyway. So, kita nyo naman. I have several clothes racks here. May mga damit nang nakatabi. Ito yung mga pinks, peaches, pastel colors, and dito yung mga whites. I have some neutral and bright colors here. And then mga light blue, light green. So mapapansin nyo parang may theme, no? Parang puros pastel colors halos. Light blue, light green, minsan pop of color, and then neutral, coarse white, and then mga pinks and peaches. So, yan ang color assignment for Adele. Yan ang mga kulay talaga na madalas na sinusuot ni Adele. Of course, meron din akong mga pantulog. Naka-fold silang lahat dyan. Adele uses Kashika. Thank you very much to Kashika for Adele's clothes. May mga clothes pa ako ditong nakatupi. Hindi pa nasasabit sa hanger, pero ihahang din itong mga to. Kashika clothes, more pastel colors. Para masabit dito sa clothes rack. So, yan. O, diba? Change outfit. Ano ba yan? Nasamid pa ako. Nag-intro ko dito sa closet. Ano may suot ko? Ang white and red yata. Tapos ngayon, nakaganto na ako. Ano ba yan? But anyway, gabi kasi kinunan yon. So, eto na ngayon. Papakita ko sa inyo. May mga groceries ako. No? I have boxes here of stuff that I'll also be bringing to taping. Mostly toiletries, food supplies, and then mga essentials for taping in the new normal. Napaka-importante nitong mga to, guys. Kasi hindi biro na isang buwan kaming magla-lock-in sa taping. So, syempre, kailangan ng supplies. Ayaw nating maubusan. Ayaw nating magkaroon man ng kulang or may na-miss man tayo or may naiwan tayo. So, better safe than sorry. Kinumpleto ko na talaga. Inisa-isa ko na yung mga groceries. Sinegregate ko na sila. I have my ESSA Home Solutions box. Mga boxes ko dyan. So, thank you very much to ESSA Home Solutions for my boxes. I am a very OC person. Gusto ko talaga naka-organize ang lahat, maayos ang lahat. So, itong ating first box ay mga groceries. Kita niyo naman, may mga pansit canton, ligo sardines, hindi pwede maiwan, may mga canned goods. And then, meron tayo dito yung ating mga other grocery supplies. So, yan, nandiyan ang mga vitamins, Lysol, importante. Meron pa nga akong brown rice dito. Ito yung aking dadalhing box sa mismong location. Pakita ko lang sa inyo, guys, kung ano yung mga laman nito. Nakakatuwa, promise. Isa-isahin natin. Meron akong mga mini fan. Importante yan kasi sobrang pawisin ako. In fact, I don't just have one. I don't just have two. I have several. I have three. Kasi yung mga yan, hindi, ano ba itong glare na ito? Hindi sila gaano nagtatagal. Usually, 1 to 2 hours lang at most. So, pag naubos ang battery ng isa, lipat tayo sa battery. Meron tayong baunan. Of course, I have my vitamins, may Lysol dyan, may alcohol dito. Importante yan. Meron tayong mga extension cord. Meron tayong portable purifier. Yung susuotin ko, bibit-bitin ko. And then, I have here my bag containing my makeup. And then, another bag for my hair naman. Bilang sariling sikap tayo, guys. Sariling hair and makeup tayo. So,
At least organized ng lahat sa mga lalagyan. Hopefully wala akong naiwan or nakalimutan, 'di ba? Kumpleto na ang lahat. Wala man ako sanang ano, may ice bag ako, may trusted ice bag bilang pawisin na ako, may ice bag ako dito para pag nasa set ako, at least tutulong sa pag-cool ng body ko 'yan, pag-cool down ng body ko. So, 'yun lang naman basically in terms of supplies.